Nanako na tayo ngayon sa ano, sa division. Bago lahat, ano muna natin yung i-discuss muna natin yung parts niya. Okay, pag sinabi ng teacher 12 divided by 4 equals 3, na nasagot ko nyari natin. Yung i-divide natin tawag sa kanya dividend. Tapos yung tinatawag natin na pan-divide natin is the divisor. Okay? Tapos ito naman is yung magiging tinatawag natin na sagot niya, no? Is quotient. Okay? Tapos tawag sa kanya division sign. Pag nakita mo yung magdi-divide siya, diba? Equal sign. Okay? So, yan. Diyan ah, dividend, divisor, quotient. Pag ganyang form. Pag magdi-divide na tayo, ganito na siya. Kasi ito, pag maliliit na number to, kaya natin gawin to eh. Diba? Di-divide natin agad. O kaya magagamit ng calculator. Pero pag ginagamit natin yung long division, tinatawag, ito yun. So, ang gagawin natin is, susulat natin siya ng pag ganito. Nasa loob nitong paletter L na baliktad na to, no? Yung dividend o yung dinidivide natin. Okay? Tapos nasa labas si divisor. Okay? Tapos itong nasa labas siya si quotient. Diyan natin sinusulat si quotient o yung pinatawag natin na sagot. Diba? Ano na, may dito din. So, quotient yung tawag sa kanya, no? Pagka subtraction, difference. Pagka division, quotient. Okay? Tapos, ito. Remainder. Nagkataon kasi dito sa example natin, wala tayong remainder, so zero siya. So, remainder natin. Okay? Tapos, minsan nilalagay natin dito yung remainder. Nakalagay dyan, R na maliit. Di ba? R. Parang ganito. Kunyari lang, no? Remainder zero. Diba? Pero hindi natin sinusulat yung 0 eh. Okay? Just example lang yun. So, yun parts ng ano natin, parts ng ating division system. Ayan. Kalimutan. Gagamitin natin yan mamaya. Example tayo. Ayan. Unang example natin, 69 divided by 3. Ano daw yung sagot? O ano daw yung quotient? Okay? Susulat muna natin siya dun sa isang form na ginagamit natin. Sabi kong long division. Tawag. So, or conventional. So, paano natin susulat yun dito? Testing natin. Sabi natin kanina, isulat muna natin yung paletter ang labaliktad. Ngayon, ipapasok natin to si dividend, yung inano natin, yung i-divide. 69. Tapos, si divisor, yung pang-divide natin, tinatawag ang si divisor. Sulat natin. Okay. Ready na tayo mag-divide. So, gawin natin is, tingnan natin sa first number. So, first number is, nade-divide ni 6. And, i-divide ni 3, no? So, 6, unahin nyo muna, check nyo muna, 6 divided by 3. Pwede o hindi? Pwede. So, makakakuha tayo ng sagot na 2. Okay, so 2. Okay. Ngayon, gawin natin, i-multiply mo yun siya. May invisible na yung multiplication sign dyan. So, 2 times 3. Ilan? 6. Sulat mo siya dyan. Tapat mo. No? Itatapat mo siya. Ngayon, i-gaganyan niya. Tapos, ipag-minus mo silang dalawa. So, 6 minus 6 plus 0. Ngayon, si 0 na siya. So, wala na. Ibababa mo ngayon si 9. Dito. Okay? Ngayon, pwede dito din. Pero dito yan. Okay, so, sunod naman na number. 9 divided by 3. Ilan? Pwede rin, no? So, 3. Sulat mo lang siya doon. Okay? Tapos, multiply mo ulit. 3 times, ilan? 3 times 3 equals 9. Tapos, minus mo ulit. No? Minus. 9 minus 10, ilan? 0. So, wala na tayong remainder at wala na tayong next na number dito. Wala rin decimal. So, ayun lang.
nakuha na natin yung ating sagot. So, ang sagot natin is, or yung quotient natin is, 23. Okay. So, sagot natin yan is 23. Next example tayo. Ayan, next example tayo dito sa ating division. So, 432 divided by 5. Ano daw yung ating quotient? Or ating sagot? So, ang gagawin natin is, sulat natin ulit. Balikad na L. Ipasok natin si dividend. O yung si i-divide. Tapos si divisor nasa labas. O yung pan-divide natin. Tapos, magpo-proceed na tayo sa division. Okay. Unang number gagawin natin, titingnan natin, pwede ba siya? Hindi, no? Mas maliit si 4 kaysa kay 5. So, wala tayong makukuha. No? Ilang beses mo siya matidivide? Wala eh. Gagawin mo dun, kukuha ka ng pangalawang number. Ang katabi niya, no? So, hindi lang si 4 na ngayon yung i-divide mo, sila yung dalawa na. Ano ibig sabihin ko doon sa dalawa na yon? So, 43 na eh, i-divide natin. So, 43 divided by 5 na. Okay, ilan yung makukuha mong 5 sa 43? Bilangin mo ngayon. No? Pwede ka mag-multiply. No? Kasi una mo na, manghuhula-hula ka muna yan eh. So, kung 40 divided by 5, 8. Tapos ito, hindi pa siya pasok. No? So, gawin natin, testing natin. 8 times 5, 40. So, pasok na siya dito, ano? Gawin mo ngayon, isulat mo ngayon dito si 8. Okay? Hindi dito. Hindi sa tapat niya. Sa tapat na ni 3 kasi dalawa na sila eh. Okay, so yan. So, 8 times 5 ilan? 40 nga, di ba? Makuha natin kanina. Tama. Tapos, sima minus natin. So, 43 minus 40, 3 na lang. Okay, pwede natin next. So, 3, hindi naman natin na pwede kunin niya kasi nga, tapos na yan eh. Ibaba na natin yung next number, si 2. Okay? Ngayon, ito na, next naman, dalawa naman sila. Bali, 32 divided by 5 ilan? Kung 32 divided by 5, 6 yan, no? 6. No? So, 5 times 6 equals 30. So, 30 naman siya. So, gagawin mo 6, sulat mo dito sa taas. Okay, tapos 6 times 5, 32. Ngayon, 6 times 5, 30. No, tapos sulat mo din sa baba ng 32. Okay. Ngayon, ilan yung matitira? 32 divided by 32 minus 32 matitira. Okay. So, wala na tayong ibababa na iba. Ano muna natin siya. Siya yung tinatawag natin na remainder. Remain, no? Remainder. Okay, so susulat, pwede natin siyang sulat dito. Remainder 2. Okay, so ayan yung sagot natin. 86 remainder 2 yung ating quotient. Okay, ayan yung sinusulat. Paalala ko lang, isinulat lang natin siya ngayon na remainder. Pero, pag sinabi ng teacher niya na ano tayo, wala tayong remainder, kailangan natin ng ano, na i-decimal. So, ibang lesson naman yan, no? Gagawin natin yan sa mga susunod na ano natin, sa mga susunod na example natin. So, yun na siya, kompleto na yung sagot natin, diba? Divisor, dividend, quotient, and yung remainder. Okay? Next example tayo. Ayan. Example number 3. 512 divided by 20. So, 2 digit na yung gagamitin natin na pang-divide. So, gawin natin is ganito. Sulat ulit natin. Okay. Yung L na baliktad. Yung di-divide. Yung pan-divide. Dividend. Divisor. Right? So, ngayon. Dahil 2 digit na tayo, 2 digit din yung una nating titignan. Okay? So, 51 divided by 20. Ilan yung makukuha natin doon? No? Makukuha natin doon is
dito? Ilan makukuha natin? Dalawa lang kasi ba 51. Sunod ang 20, 40, di ba? So dalawa lang, hindi pwede 60 kasi kukulangin naman siya. So 51 divided by 20, dalawa lang. Dito mo sinusulat, no? Kagaya ng ginawa natin sa pangalawang dito. Itatapat ko siya. Ngayon, 2 times 20 equals 40. May invisible na multiplication sign dyan, sabi ko nga. So 2 times 20 equals, malito, 2 times 20, 40. Tapos ima-minus mo sila, di ba? 51 minus 40 equals ilan? 11. Kasi baba mo si 2. So, para yung sagot magiging dito naman. So, 112 divided by 20, ilan? So, susulat natin yan. 60, 80, 100. Tapos, 120. Yung 120, lalampas ka na dito, no? So, dito ka lang sa 100. Bali, 1, 2, 3, 4. Bali, 5 yun, no? So, 5. So, 5 times 20 equals 100. Okay, ganun yung technique doon. Long method. Ay. Well, so 100. 12 minus 100. So, 12 lang yan. Okay, so, yun yung sagot natin. Pwede na natin siyang gawing remainder tool kasi hindi na nakaya tsaka wala ng number dito, no? Nakasunod si 2. Ang gagawin natin ngayon, huwag muna. Kasi gusto ng example na ito, may decimal. Okay, paano yun? So, kung hindi pa natin siya gagawing remainder at sinabi ng teacher mo na merong kailangan remainder yung sagot, ay merong decimal yung sagot, ganito na gawin natin. Kasi kailangan natin makuha yung exact, no? Exact na sagot. So, ito yun, gagawin natin is, maglalagay ka dyan ng decimal. Zero, gawin mo dyan. So, tama, pareho lang din naman, di ba, si 512 kay 512.0. Tapos, gagawin mo, maglalagay ka din ng decimal dyan. Ibig sabihin, lumampas ka na sa once digit, magiging sagot mo na dyan is nasa tenths digit. Okay? So, gawin natin, ibaba natin yan, para ka lang nag-divide ulit ng ano kasi meron ka naman ng decimal dito. Okay? So, 120 divided by 20 ilan? No, nakita natin dito na 6. Okay, so, gawin mo dyan, sulat mo dyan sa 6. Ibig sabihin na ka, nasa may right side na siya ng decimal. Ito na yun, sa right side niya. Tapos multiply mo, 120 yan. Tapos, magiging remainder natin is 0. So, nakuha na natin yung, ito na yung exact. Yung kanina may remainder, ito naman is my decimal. So, either of the two, pwede, depende sa instruction ng teacher ninyo o kung sa papanan nyo kailangan gamitin.